Pinakasalan ng dalagang pulubi para manatili sa Amerika. Ganito ang kahantungan ng kanyang buhay, kaya kadagit. Maraming salamat dahil napadbad kang muli dito sa aking channel. At syempre, hinihikayat kita na mag-subscribe at hit na rin ang notification bell at panigurado kong darating sa'yo ang isang napakalaking blessing. Kaya naman tara, simulan na natin. Anak, umuwi ka na lang rito sa atin. Magsimula ka na lang ulit dito kasama namin ang tatay mo. Alam mo bang, halos hindi na kami makatulog kaya isip sa kalagayan mo riyan. Paano na lang kung mahuli ka ng mga otoridad, lalong hindi ka na makakabalik pa riyan, sad di Bibian sa anak na si Hazel. Nay naman, huwag niyo na po akong alalahanin pa ni tatay. Kayo ko po ang sarili ko. Gagawin ko naman po ang lahat para hindi ako mahuli. Gagawin ko muna ang lahat ng kaya kong gawin. At kung hindi talaga magtagumpay, ay saka na lang po ako uuwi dyan. Ipanalangin nyo na lang po na lagi akong ligtas, sad pa ng dalaga. Kung maaari lang ay susunduin na lang ni Bibian ang anak, ngunit hindi naman niya ito mapigilan dahil sa taas ng pangarap nito. Halos mag-iisang taon na rin si Hazel sa Amerika. Hindi man lang siya makakuha ng trabaho na permanente dahil nga wala siyang kaukulang dokumento. Sa ngayon ay nakatira lamang siya sa kanyang kaibigan. Ngunit kailangan na rin niyang umalis dahil nahihiya na siya at ayaw niya na itong madamay. Ah, Hazel, kung gusto mo nang umuwi sa Pilipinas, handa naman akong pairamin ka ng pera. Ibalik mo na lang sa akin kapag nakabawi ka na. Saad ni Glenda na kaibigan ng dalaga. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko, Glenda. Parang gusto ko na rin sumuko. Ang gusto ko lang naman ay makawala ang pamilya ko sa kahirapan kaya ako narito sa Amerika. Pero parang gusto ko nang maniwala na hindi para sa akin ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Ayokong umuwi dahil nahihiya ako na dalhin ito sa pamilya ko. Hindi pa rin kami nakakabayad sa lahat ng utang namin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Wika pa ni Hazel. Ilang araw din ang lumipas. Walang ibang iniisip itong si Hazel kung hindi ang manatili siya sa Amerika. Sa kanyang paglalakad, pauwi sa tinutuluyan ay nakita niya ang isang pulubi. Agad niya itong nilapitan dahil sa awa. Binigyan niya ito ng kaunting pagkain at inumin. Laking pasasalamat naman ng lalaki sa kabutihan ng dalaga. Pinoy ka rin ba? Para kasing kababayan kita. Sad ba ni Hazel? Tumango naman ang lalaki. Oo, Pinoy. Pareho mga magulang ko ay mga Pilipino. Pero dito na ako lumaki sa Amerika. Sagot naman ang lalaki. Anong ginagawa ng isang tulad mo rito sa lansangan? TNT ka ba? Pag-uusisa ng dalaga. Hindi. Ba't dapat? Eh wala naman ako dito sa kalansangan kung TNT ako. Hindi naman ako ganito talaga dati. Sadyang hindi lang ako pinalad sa buhay, kaya ito. Sa lansangan ang bagsak ko. Eh ikaw, ano naman ang kwento mo? Siya nga pala. Ako nga pala si Anthony. Anong pangalan mo at bakit ka narito sa Amerika? Tulad ng iba natin mga kababayan, gusto ko rin ng mas magandang buhay para sa pamilya ko. Kaso hindi nata matutupad ang lahat ng yun. Hindi pala talaga madali ang buhay dito sa Amerika. Wika muli na dalaga. Siya nga pala, ayaw mo na bang umuwi sa Pilipinas? Kahit paano eh, madali ang buhay doon. Hindi ka tulad rito na mataas ang standards. Dagdag pa ni Hazel. Wala rin naman akong mauuwihan sa Pilipinas. Ano ang gagawin ko ron? Sagot ng Ginoo. Nagpatuloy ang pag-uusap na iyon ng dalawa. Para ba nagkaroon ng isang kaibigan si Hazel sa katauhan ni Anthony? Araw-araw bago magtungo sa trabaho ay, bago umuwi sa tinutuluyan ay, dumadaan muna ang dalaga sa pwesto ni Anthony upang makausap ito at bigyan ng pagkain. Teka nga, bakit mo ba ako laging tinutulungan? Nagtataka lang ako dahil hindi araw-araw ay nakakatagpo ako ng isang taong kasimbait mo, sad ni Anthony. Marahil ay nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Nasadlak sa problemang hindi alam kung paano naman ang makakawala. Ilang araw na lang at nakapagdesisyon na akong umuwi sa Pilipinas. Siguro iharapin ko na lang ang lahat ng pangalipusta at mamamata sa akin ng mga tao. Babalik na lang ako sa dati kong trabaho. Nang sa gayon ay makabayad ako sa mga utang ng pamilya ko. Kwento naman ni Hazel. Maaari kitang tulungan, Hazel. Saad ni Anthony. Ha?
Paano mo naman ako tutulungan? Gayong naririto ka sa lansangan at walang sariling bahay. Tingnan mo nga ang kalagayan mo. Sad naman ni Hazel. Pakasalan mo ko. Oo, tama Hazel. Pakasalan mo ko. American citizens ako. At kapag pinakasalan mo ko, magiging citizens ka na rin dito. Hindi naman mahihirapan pang humanap ng trabaho. At saka, hindi mo na kailangan magtago. Ngunit may isa lang akong hinihiling sa'yo. Baka pwedeng patuloyin mo muna ako sa bahay mo kahit sandali lang. May asakusuhin lang kasi ako. Pangako, hindi ako magiging pabigat sa'yo. Mabuti naman akong tao. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan pero sana'y magtiwala ka lang. Dagdag pa ni Anthony. Hindi makapagdesisyon si Hazel sa puntong iyon. Kailangan muna niya mag-isip ng maigi. Papakasal ka sa isang pulubi? Na taga rito para lang maging citizens ka? Nahibang ka na ba, Hazel? Baka mamaya lalong malagay ang buhay mo sa alanganin. Lalo kang magkakaproblema. Hindi mo naman lubos ang kilala ang taong yun. Wika naman ni Glenda. Wala na akong maibang maisip, Glenda. Kailangan ko subukan. Parang awa mo na. Pautangin mo muna ako ng pera. Para kahit pa paano'y makapagsimula kami ni Anthony, pangako ko sa'yo na ibabalik ko kahit may interes, basta makahanap lang ako ng trabaho rito. Pagmamakaawa ng dalaga. Kahit nagdadalawang isip ay pinautang pa rin ni Glenda ang kaibigan. Hangad niyang maging matagumpay ang plano nito at hindi siya malagay sa panganib. Tuluyan ang pinakasalan ni Hazel si Anthony. Tulad ng napagkasunduan nila'y nagsama sila sa isang bahay, isang maliit na apartment na sakto lamang para sa kanilang dalawa. Ngunit kahit mag-asawa na'y hindi sila magkatabing matulog. Habang tumatagal na magkasama ang dalaway, marami silang natutuklasan sa isa't isa. Kasal ka na pala dati, Anthony? Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? May mga anak ka na ba? Tanong ni Hazel. Wala. Ayoko na rin balikan ng lahat. Alam mo bang ang dati kong asawa ang dahilan kung bakit? Isang kusing eh, wala ako ngayon. Matapos niyang kunin sa akin ang lahat eh, iniwan niya lang ako at sumama sa ibang lalaki. Nalulungo ako sa depresyon. Hanggang sa isang araw, nakita ko nilang na wala na akong pera. Lahat ng kaibigan ko nilalapitan ko ay hindi ko na magawang tulungan. Talagang kapag wala ka ng pera ay wala ka na rin halaga. Pahayag ni Anthony. Hindi totoo yan, Anthony. Kayang-kaya mo pang bumawi. Marami ka pang pagkakataon. Huwag mo nalang isipin ang mga tao nagdala sa iyo ng hinanakit. Palayain mo na ang sarili mo sa kanila. Isipin mo na lang ang mga tao nagtitiwala sa iyo. Ako, pinagkakatiwalaan kita. Hanggang ngayon ay kasama pa rin kita sa bahay. Alam ko mabuti kang tao, Anthony. Huwag mong hayaang alisin nila sa puso mo na mangarap muli. Wikaw naman ni Hazel. Sa mga sinabing ito ni Hazel ay nabuhayan ang loob si Anthony. Kaya naman agad niyang inayos ang kanya sarili at muli naghanap ng trabaho. Habang hindi pa siya nakakakita ng mapapasukan, ay si Hazel muna ang gumagastos para sa kanilang dalawa. Hindi naman nagre-reklamo ang dalaga dahil malaki niya na itulong ng Ginoo sa kanya. Ngayon ay may maganda ng trabaho si Hazel. At nakakapagpadala na rin siya ng malaki sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa rin alam ng mga ito ang tungkol sa lihim niyang pagpapakasal. Isang araw ay nakatanggap ng tawag itong si Anthony. Masayang-masaya siyang ibinalita kay Hazel na natanggap na siya sa trabaho. Manager na sa isang malaking kumpanya. Si Anthony. Ibang klase ka pala talaga, Anthony. Ayan ang hinihintay mong sandali. Kaya mo nang ibangon ang sarili mo. Binabati kita. Masayang-masaya ako para sa'yo. Saad naman ni Hazel. Alam mo bang bukod sa mataas na sahod ay binibigyan din ako ng sasakyan at malaking bonus ng papasukan kong kumpanya? Kaya naman bumili ako kaagad ng bahay. Wika naman ang Ginoo. Nang marinig yun ni Hazel ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Dapat ay masaya siya sa ibinalita ni Anthony. Ngunit nalulumbay siya dahil alam niyang aalis na ito. Mabuti naman kung ganon. Hindi ka na magtitiis sa maliit na apartment na ito. Kasama ako. Siya nga pala. Tungkol pala sa divorce natin. Paano ba natin paghahatian ng gastos? Tanong muli ng dalaga. Hazel, iyon nga pala. Gusto ko sanang pag-usapan natin tungkol sa pagkuha ng divorce. Sa totoo lang ay hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo.
Saka sa panahon na pananatili ko rito kasama ka, ay gusto kong aminin na nahuhulog na ang loob ko sa'yo. Kaya kung pahihintulutan mo ko, ayoko na sanang tuldukan pa ang kasal natin. Baka pwedeng tutuhanin na natin to, itong pagsasama natin. Sumama ka na lang sa akin sa bahay na binili ko. Hindi ko kasi alam kung may darating pa sa buhay ko na babaeng katulad mo. Nahihiyang wika ni Anthony. Biglang pumatakan luha ni Hazel. Sa tagal na rin kasi magkasama nilang dalawa ay nakapalagay niya na ito ng loob. Sa totoo lang ay nahulog na din naman ang loob niya sa Ginoo. Gusto ko yun. Gusto kong ituloy na lang ang pagiging mag-asawa natin. At gusto kong sumama sa iyo. Saad naman ang dalaga. Hindi na napigilan pa ni Anthony ang kanyang sarili at binigyan niya ito ng isang mahigpit na yakap. Nagkatitigan ang kanilang mga mata hanggang sa naglapat na ang kanilang mga labi. Muling pinakasalan ni Anthony si Hazel sa pagkakataong ito ay kasama na ang mga magulang ng dalaga upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Kita mo nga naman, sino mag-aakala na makakahanap ako ng pag-ibig at katuwang sa panahong halos sumuko na ako sa mga pangarap ko. Saad ni Hazel sa asawa. Kita mo nga naman, sino mag-aakala na makakahanap ako ng pag-ibig at katuwang sa panahong halos sumuko na ako sa mga pangarap ko? Saad ni Hazel sa asawa. At sino rin mag-aakala na makakahanap ako ng magmamahal at magtitiwala sa akin sa panahong nasa pinakaibaba ako ng aking buhay? Mahal na mahal kita, Hazel. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para manatili kang masaya kasama ko. Saad naman ni Anthony. Mula noon ay nagsama na ng maluwalhati ang dalawa. Natupad na mga pangarap ni Hazel na dalhin sa Amerika ang kanyang mga magulang at bigyan ng mga ito ng magandang buhay. Samantalang si Anthony naman ay nabawi na ang kumpanyang inagaw sa kanya ng dating asawa. Kaya nabubuhay na sila ngayon ng mas masagana. Kaya mga kadagit, na gustuhan niyo po ba ang ating kwento? Sana'y napakilig ko kayo ngayon sa ating kwento. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at hit na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat. Ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.